Sulong lang. Kaya, excuse lang po. May ano yun lang ako sa patungkol naman sa baka sabihin po ng mga viewers na bakit nyo naman ganun si Power Ranger eh ang liit ng sahod niyan kumpara sa inyo, diba? Ang ano ko lang po doon, eh paano nga ba lalaki yung sahod mo kung ganun ka kumilos, diba? Mm-hmm. Kasi kami, nag-start din naman kami sa maliit eh. Ngayon, ang ginagawa namin, nagsusumigap kami na para ba lumaki yung sahod namin. Ngayon, kung ganyan ka, na palagi ka lang ganun, magsiselfone ka, hihiga, tutulog, tapos parang wala kang pakialam sa amin, eh paano nga ba lalaki sahod mo nun, diba? Huwag yun kasi bastos yung ganun sistema, bro. Huwag yun. Talagang matagal na akong nag-ano sa'yo eh. Hindi pwede yung ganun. Ako, ang tagal ko na dito ha. Hello po, mga business. Oo. Oh. Kaya ano? Dito na ba tayo? Opo. Kaya na magpagpalang araw po sa ating lahat, mga kabusiness naming minamahal. Paumanin po sa aking boses at na, meron kasing nag-request sa akin na tumanta po eh. Kaya pinagbigyan ko naman, ma'am. Sobre. Diba? Buti na lang. Buti na lang. Wala lang. Mema lang. Hindi po mga kabusiness ayun ano, yung ating vlog ngayon ay meron tayong mahalagang pag-uusapan na po mga kabusiness. At maaari nabasa nyo na yung ating title, yung ating thumbnail, ano, mga kabusiness namin minamahal. At bilang nangunguna kasi dito sa kabusiness family ay hindi ako papayag na baliwalain yung mga maliliit na bagay o malaki man yan na dapat ay mailagay sa ayos ano po, para sa kapakanan ng masaya, maayos na pagsasamahan at pagtuturingan ng bawat isa sa atin. Ano po? So ngayon po mga kabusiness, maaring baka itanong ninyo na sana ay pinag-usapan nyo na lang yan off-cam. Mga kabusiness, muli, paalala lamang po, kami po ay vlogger. Ano po? At dito, nagkakaintindihan kami rito. Isinishare namin yung ganito mga vlog para kung meron kayong mga maibigay na suggestion, yung inyong mga opinion ay mahalaga po sa amin yan. Ano po mga kabusiness? At isa pa, ay magsilbing ano rin, magsilbing paalala sa marami doon sa mga makakapanood na maaaring may mga ganitong sitwasyon din. At saka, syempre, dito rin sa amin, magsilbing paalala sa aming lahat, ano po, mga kabusiness. At ayun, patungkol nga po ito kay Rain G. No? G, musta? Happy New Year! Okay po, Happy New Year! Happy New Year po. Musta sila, TLB? Sa ngayon po, nagko-comply siya ng, ano, ng mga parts ng CPU niya para sa work from home po. Work from home, ayun. Oh, kasi nung nakaraan po mga kabusiness namin minamahal, nakausap ko si Ati LV at nagtatrabaho nga siya sa call center. Eh, si MM, yung girlfriend ni Dave, no? Ni Boss Dave, editor, ay manager ng isang call center company. Hindi natin sukatakalain, ganoon lang si MM, batang-bata tingnan, neneng-nene, pero isa ng manager ko yun sa call center. Inilapit ko, binanggit ko kay MM na kung maaari ay matulungan si Ate LV para makapagtrabaho. Dahil nga call center, may ano siya, ibig sabihin ay ganun yung kanyang anak buhay, no? Reggie. So ngayon, hindi ko alam kung ano bang nangyari doon, G. Hindi ko na natanong eh. Parang nalayoan po yata, kuya. Walang work from home na available. Mm-hmm. Eh, parang hindi ko talaga work from home. Eh,
Kaya dito siya. Tsaka may mga link pong pinasa si Elan na kung saan magpapasa ng CV, yung resume po. Oo. Parang hindi ako po niya na ano eh. Parang hindi niya po sumada rin yung company siguro. Kaya wala po nung nag-uusap nila. Hindi natuloy yung sabis. So ayun ano, sana makapagtrabaho na rin si Ate Elbit. Malaking bagay, no? Malaking tulong sa inyo. Dalawa kayong ika nga eh, kumakayod para matugunan yung mga pangangailangan sa pamilya. So ngayon ganito po kasi mga kabisnes naming minamahal, itong bago mag New Year ay mayroong mga nakarating sa amin ni Mrs. Kabisnes na mga alam mo yun, reklamo patungkol dito kay Renji, at syempre hindi muna namin yun isinabay dahil sa sasalubong tayo sa bagong taon eh. Diba? So, marami pa rin kasing dapat asikasuhin. At ngayon nga po, para sa akin, ito yung pinakamagandang pagkakataon para mapag-usapan natin. No? Renji, no? Nung una, hindi namin pinansin ni Mrs. Kabisnes dahil nga inisip namin na baka ano lang, yung usual, normal na nangyayari sa isang pamilya na mayroong masasabi yung iyong patid, no, sa iyo. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ba? Kumbaga, maaari sa pagkakataon na yun ay mayroon siyang nasabi, tapos na, o na po na, tapos nagsumbong sa nanay at tatay, nagting sa nanay at tatay. So, si nanay at tatay naman ay nag-observe muna, hindi agad-agad ay naniniwala, hindi agad-agad ay kumakatol nga sa mga ganyang mga sumbong-sumbong. Kanya lang, sa lumipas yung mga araw, ay alarming na kasi halos lahat sila ay nagpaparating sa amin ni Mrs. Kabisnes na actually ito ay hindi naman ganun kalaki o hindi naman ito big deal. Kumbaga gusto ko lang na mapag-usapan para maging klaro ang lahat. No? Paalala sa atin, ano, kaya tayo nag-uusap-usap dito ay para masolusyonan. No? Para magkaayos-ayos at maalis na yung mga hindi magkagandang pakiramdaman sa isa't isa. Kasi hindi yan makakabuti sa ating samahan, sa ating pamilya, kung hindi lapat yung damdamin ng isa't isa. Ano? So, sana naging malinaw yun, ano? Mga M's, hindi natin kailangan dito magdiskusyon, hindi natin kailangan dito magpagalingan. Kumbaga, paglilinaw lang ito, ha? Okay ba yun? Agree ba kayo doon? Opo. Yun, so, simulan natin kay Ate Mengay. May nabanggit kasi, ano, Reggie, no? Okay lang naman. Ito mga kabisnes, paalala ko lang sa inyo, ha? Nagkaroon na rin kami ng pag-uusap-usap din na yung bang informal lang na pag-uusap patungkol sa bagay na ito para pagdating sa ganito, sa final, na pag-uusap na naka-vlog na, ay medyo payapa na, no? Na nabanggit nga ni Ate Mengay, nagsabi siya kay Ate Kabisnes na madalas daw nakikita niya si Renji na hindi masyadong nakikipag-participate sa mga ano ba yun, gawaing bahay. Ano ba yun, Ate Mengay? Ano mo nga, paglilinaw lang? Ano po? Excuse me po. So huwag kang, ano, si Kuya bahala. Ano natin ito? Pag-aalis lang ito. Sa ano po, umaga po, minsan nakita ko po siya nagsiselfon. Yung mga kagwang po, naglilinis na po ng sasakyan. Ganun po. Tapos doon naman po sa kusina, kung halimbawa po sa umaga, pagdating namin, minsan po hindi pa nakasain. Pero siya naman po yung nandito. Tsaka si Bugi. Opo. Madalas. So, okay. So, yun ang
iyong ano, punto, pinupunto. Ano, ate? Pero nagsasabi rin po ako sa kanya, tuwing halimbawa uwian na po, nakay, yung hindi namin nagawa, halimbawa lang, katulad ng paglampaso, pwede pa kay ikaw na lang muna maglampaso. Yun po sinabi. Hindi po ako nagkulang ng sabi sa kanya. Nagsasabi naman po. Kumbaga sa bagay na yun ay nagpaalala ka rin naman. Bago ka nagparating kay... kay ate po. Okay. So, ibig sabihin, bago mo pinarating ay nakapagpaalala ka. Kanya lang, walang, ano ba, walang response. Ano ba nangyari? Pagdating po kasi ng kinaumaga pagdating namin, siguro po, nakalimutan niya, hindi po siya nakapaglampaso kasi... Ano yun, ilang beses mo ginawa yun na nagpaalala ka? Sa palagay ko po, nakatatlong paalala po ako sa kanya sa iba't ibang ano. Araw o iba't ibang ano. Okay. So, ayun. Tapos, si Kuya Buknoy, ganun din, may nabanggit din si Kuya Buknoy about dun sa, dito rin kay Renji. Actually, medyo kapansin-pansin kasi, no, J, at lahat sila, at, ayun, Kuya Nay, ano bang, ano mo kay, ano, kay Renji? Ayun, sa umaga, pagdating ko dito, pagdating namin dyan, eh, siyempre, nandito lang naman siya. Doon sa labas, nagsiselfon. Eh, siyempre, yung hindi natin maiwasan yung dumi ng aso, nandyan pa, kailangan linisin. Dahil mas malapit sa kusina yan eh, mga ngamo yan. Eh, minsan napabayaan, siyempre, nandyan naman na, umaga nandyan na eh. Andyan na siya, gising na rin. So, yun, ibig ko lang sabihin, ibig ko lang sabihin, hindi na dapat yun na iutos pa eh, kasi siyempre, sa atin dito, hindi na kailangan mag-utos. May kusa ba nga, ika nga? May kusa tayong paggalaw. Yan. Tapos, sa madalas na pagkataon, nakita ko, madalas siya sa cellphone talaga. Samantala, yung iba, ang iba, gumagalaw na. Eh, just yun yung naglilinis ng dumi ng aso. Minsan kami, si, halos naman eh. Minsan si Bay, si ako. Tapos yung pagpapakain ng aso dyan, hindi sa lahat ng pagkataon din na nagagampanan din namin. Minsan, makalimutan. Pero siyempre, sabi ko nga, siya naman ang nandyan, dapat magpapakain siya ng aso. Ang kinakatwiran niya ay takot daw siya, lalo na dun sa isa. Oh, sabi ko, sa aso, kahit pa sabing ano yan, matapang yan, paghahawak mo yung pagkain, hindi yan papalagi pag pagkain. Basta wag lang naman yung ano. Hindi maingat. Siguro, bahagi ng pag-iingat. Kasi ako dati ganyan din eh. Takot ako dyan sa aso na yan kasi matapang talaga eh. Pero pag hawak ko pagkain, hindi eh. Siguro sa tinatawag na familiarization ng alaga natin ay hindi pa ganun ka-familiar kay Benji. Siguro sa bagay na yan ay medyo unawain natin. Opo, ano? Opo. At si Bogey ang madalas nakikita ko dyan. Talagang mahal na mahal niya yung mga alaga natin. Kulang na nga lang, doon na rin siya tumakbo. Alibati, patanaw niya doon siya. Di ba, ayan si Boogie, no, Bogs, no? Thank you, Bogs, ha? Wala naman yung mahal na mahal yung mga alaga ko na yan. Nga po pala, yung patungkol dyan, salidahan ko na rin, banggitin ko na rin, may mga nagpo-komento kasi na kawawa daw yung alaga namin, yung aso, kasi hindi man lang daw na ilalabas. Ano po yan mga ka-business? May schedule po yan na itinatakbo dito kay Ikot. Minsan sila Intoy. Diba na kayo Noy, no? Oo. Oh. Tapos may schedule po. Siyempre naman kapag halimbawa nagbablog na kami, eh dapat lang tapos na yung aming gawain patungkol doon sa ganoong bagay. Kumbaga hindi na natin na kailangan pa na isama sa video, isama sa vlog na iniikot, pinadudumi yung aso doon. Palagay ko inappropriate naman po yun. Pero naiintindihan ko naman po yung inyong concern about dun sa aming alaga. Maaaring mga ano tawag na ito, pet lovers din yung ating mga ka-business. So ganun din naman po kami. Nothing to worry po at ano, nagagawa naman po yun. Ano, naiikot ka, napapatakbo. Minsan nga, si Intoy hingal na. Gusto pa rin ng aso. Tumakbo. So, yun, ano? So,
G, pagdating doon, siguro pinaka-the best dyan, yung pagka, yung sa alaga natin, sa pagpapakain. Tama yon para sa akin, okay na yun, ha? Huwag kang mga has, ano, safety first, no? Kasi talagang nangangagat yung si Panda. No? Tama yun, pwede mo tawagin si Boogie. Si Boogie mas kilala na eh. Tsaka, ano, mag-close yan sila eh. Oo. Ito nga eh, siyempre, iba pa rin yung ano, safe. No? Yes po. Okay, so yun ang concern naman ni Kuya Buknoy. At si Nika naman, ano ang concern mo, Nika? Ako din po, may napansin kay Kuya Renji na yung sinabi ni Ate Mengay, nung sinabihan niya, nakita din namin na nagsasaing na kada umaga. Ang problema lang po, minsan hilaw, minsan sulog naman. Hindi niya nababantayan ng maayos yung sinaing niya. Nasusunog, nahihilaw, kaya hindi po napapakinabangan. Sayang. Kasi po, nagsisayaw na po siya ng kalimutan niya. Yun po yung napansin ko. Madalas bang nangyayari yan? Ilang beses na po, mga ano, ilang beses na po? Apat, ganun. Asa ka ng books? Nandiyan din po sa labas ways. Minsan dito si Kuya Boogie sa loob. Dito yan. Dito po sa kusina. So, ibig sabihin talagang si Renji ang nagsaing. Opo, kasi umaga po yan. Wala pa po kami. Ibig sabihin siya yung may pananagutan doon sa pagbabantay, pagsasaing na sa pagkakataon na yon. Okay. So, yun lang. Opo. Jay, mamaya bibigyan kita ng pagkakataon na magpaliwanag ano, sa iyong mga kapatid. At pakiusap ko lang sa iyo. Pag yung mapayapa tayo, usap lang ito ha. At sa ikabubuti naman ito. At si Bay, Bay, ikaw Bay, anong ano mo? Observation mo naman. Natansin ko yung Kuya Bawin Ninja po. Gamitan po. Ano po kasi ito mga kabusiness, hindi naman dapat kasi magkakaroon ng ganito. Kaya lang, hindi ko alam na yung ang mga kagwang sa akin nagsabi. Yung ilan ba yung apat yata. Ito yata si itong apat na ito. Ito puro nakapula. Tapos ito namang sila kay ate nila pala nagsabi. And hindi ko pinansin kasi inisip ko ito lang. Kumbaga huwag nang pansinin ba? Huwag nang palakihin. Ano ba? Baka ano lang yan na natural na pangyayari lang na... Tapos, nagkausap kami ni Mrs. Kabusiness, nagulat ako, pinanggit niya sa akin, ganun din pala may reklamo. Halos lahat na pala, o as in lahat. Kakuti ka muna, eh, anuhin natin yan. I-address natin, pag-usapan natin. So, ayun, ako sige, bye, go, ano ba? Ang napansin ko rin po kay Kuya Power Ranger, pag nakalabas kasi po siya, hawak agad ng cellphone, upo sa tabi. Hindi na niya napansin yung mga kasama niya, kumikilos na, wala nang ginagawa. Ibig bang sabihin pag dumarating kayo rito, anong oras ba kayo madalas dumating? Ikaw pinakamagandang dumarating eh, kaya nga napunta sa'yo yung award eh. Minsan, yung certificate. Sarado pa po yung gate. Oo, tapos pagdating mo rito, as in, ano pa, tulog pa sila. Opo. Si Vincent siya nagbukas. Ah, edi ginising mo na lang, magising na. Parang napansin niya at pagdating namin, bilang sumaya-maya, bumukas. Dahil nakamotor ka. Tulog ng motor. Anyway, yung sabi mo? Yung napansin mo sa kanya, lagi nagsiselfon. Palagay ko wala namang masama sa pagsiselfon. Anong, bakit, anong, ano bang concern mo doon sa laging nagsiselfon na... Parang hindi na po siya nakapokus kung may gagawin pa ba siya. Iba. Ibig mo sabihin na meron dapat gawin ay dahil sa cellphone, kumbaga na hindi na nabigyan ng pansin. Okay? Ano pa? Yan naman ang pansin. Sinausap mo ba siya? Nagbanggit ka ba sa kanya, Kuya J? Hindi, yan pa hindi ko nabanggit sa kanya. Ah, hindi mo nagawa yun. Nagpaalala ka. Okay, so, kaganyan ba? Walang masama, no? Kung akbay ka kay Kuya Renji at sabihin mo, Kuya J, sensya ka na ha, may banggitin lang ako. Yung ganito, madalas na kita nakikitang ganyan, eh meron na mga dapat gawin, kapita mo na kami rito ganito, kung pwede, sama-sama tayo.
para ano mabilis ng trabaho, you know? Wala masama doon, bay, ha? Mag-approach ka kay Kuya Renji mo, ha? O, sa susunod. Ganun. Tapos kayo. Sino pa? Sino pa yung ano? Toy? Ano sa'yo, Toy? Ano sa akin, ha? Yung sa akin po, no, ano, noong nakarang araw lang, bago pa magbagong taro. Bali, naglilis kami ng garahe. Linis kami ng garahe. Linis ako ng siya. Linis ako ng kusina. Sa pinag-apot ko yung abubot doon sa ilalim ng lababo. Tapos siya, sarap ng tulog doon sa loob ng kwarto. Ano ka oras na yun? Well, ano pa kaya, mga alas dos or alas tres? Ng hapon? Wala kayo dito nung nasa bangko ata kayo. Okay. Hindi mo siya, sabagay tulog. Medyo nakakahiyang gisingin. Pero, okay? Kung ano po, kumbaga, kung malakas ang pakiramdam mo, siyempre, parang, ako kung ako ang ganun ba, parang may hiya. May ginagawa yung kasama ko. Tulog ako. Hindi, tapos, tulog na eh. Tulog na eh. Nung lumabas siya, kuya. Ibig sabihin, nagising. Nagising po. Oh. Nung lumabas siya, kuya, may ginagawa pa kami. Hindi pa kami tapos maghapot. Mga abubot dun sa ano. Pero siya, lumabas lang. Kanta-kanta lang siya dun. May pag-usap kay naging body. Tapos kami tinitingnan lang. Maghapot. Sabi ko, nasa isip ko, ano ba naman ito? Bakit wala man lang bang pumapasok sa isip mo na tulungan ko ito kasi di pa tapos sa ginagawa. Bang, parang pusa ba? Pusa. Yun lang ang naano ko. Madalas bang ganun? Mga... Madalas po na nakikita ako siya sana. Nasa kwarto nakahiga sa cellphone. Pag hindi sa labas, sa kwarto. Oh, minsan kami, tayo, hindi mo ba in-approach na, Peggy, patulong naman dito. Minsan nagsasabi ako sa kanya. Kasi mahalaga yun eh. Parang bahagi yun ng pagpapaalala. Halimbawa, nagsiselfon. Wala naman kasi masama sa pagsiselfon, lalo pat importante na may kailangan kang sagutin na message. Pero, ano po kuya, dapat ang pagsiselfon nasa lugar. Hmm. Kung may ginagawa naman yung iba mong kasama, tapos kung pwede ka naman tumulong, bakit di ka muna tumulong? May punto ka rin doon, pero ang pinapoint out ko kasi is, para sana naging klaro ang lahat, kaya in-approach mo ang Kuya Reggie mo na, Kuya G, ano pwede bang patulong dito, ganyan, kasi pag sinabi mo sa kanya, maring sasagot siya na magpapaliwanag siya, sasabihin niya yung dahilan kung bakit siya nagsiselfon. O, di ba? Ibig sabihin, baka mamaya ay, Toy, saglit, Toy. At, sagutin ko lang to saglit kasi nag-message si ganito, ganyan. Di ba? Ano sa palagay mo? Pero, ang mapapansin naman namin, pag well, hindi naman siya ganun gaano eh. Kasi siya nangyari hindi. Ang ginagawa niya lang, puro scroll, tapos nakikiramdaman. Nag-scroll, hindi. Wala naman siyang kachat eh. Parang scroll, tapos nakikiramdam. Tapos, syempre eh. Parang wala nang ang pagbukusa, di sinasabihan namin. Kaya, baka pwede ipatulong, ganun. Ang ginagawa niya, kuya, tutulong, oo. Tutulong siya. Pero pag tapos na, halimbawa, nag-washing kami ng sasakyan. Pag tapos na siya dun sa bagay na naghuhugas siya ng gulong, syempre madami kami, may naghuhugas ng gulong. Pag tapos siya dun sa gulong, wala na. Safety na ulit. Opo. Ayan. Cellphone ulit. Pero ito ha, huwag kayong magdaramdam sa akin. Ako, sa tuwing umaga, di ba, dyan sa may yung upuan na kahoy yan, dyan ako madalas nagkakape. Labas ako, kape dyan.
Tapos sinip ako doon sa inyo, pagka naramdaman ko nandun na kayo, umiikot akong pa ganun, di ba? Tapos babate ako yun, good morning, di ba? Madalas nagbibiruan tayo. Nakikita ko naman si Renji ay ano, may ginagawa. Ganito ang nangyari. Ang nangyayari po kasi Guya, dito, paglabas mo ng pintuan, sinabi ko na rin yan nung nainis na ako. Sabi ko na nakilos lang kayo pagka andyan talaga si Kuya, pagka wala dyan, safety kayo. Sinabi ko yan nung nag-ayos ako ng van, kakabit ng roller. Ang problema kasi pagkapukas ng pinto mo dyan, alam na ikaw. Paglabas mo ng gate, syempre, nandun yung ano, ay andyan si Kuya. Galaw-galaw. Pesto. Pesto, no? Pasensya na kayo, Power Ranger, ha? Kasi yun talaga ang... Kuya Noy! Po. Yun? Gano'n? Yun talaga sa na-obserbahan po namin po. Pasensya na talaga, Ranger, pero yun ang nakapagras ko nakikita na. Palagi namin sinasabi na, ano, pag-usa ba, hindi yung pakitang tao lang. Kasi kami, andyan man si Kuya o wala, si Ate o wala, talagang ginagawa namin kung anong dapat gawin. Pero siya, yun, pagbukas ng pinto, alam kasi na ikaw, na si Kuya. Medyo ano yun ha. Meron pa? May gusto ka pa sabihin? Okay. Siguro sunod-sunod, ano na kayo, sunod-sunod na kayo para itapos tayo. Hindi, ayun sa akin naman, yung napansin ko naman sa kanya. Siyempre, dito siya natutulog. Dapat ay sikaso niyo sa may ilan doon namin sa naglilinis siya. Wala siya yung pumautusan si Ate Danda. Ako, hindi ngayon ang sinasabi ni... Inuutusan ba? Danda, ako. Pinakikisuyo. Kasi nakikisuyo si Ate Danda, hindi mo na nagagalaw eh. Teka. Sino nag-uutos? Ate Danda. Si Ate Danda. Sino ang inuutusan ni Tita Daga? Hindi po. Si nakikisuyo si Tita Dada kay Renji na... Na yun po, yun sa mga ilalim. O, kasi hindi makayuko si okay. Tita Dada, no? Tsaka po yung pag-ano, buhat ng mga bagay-bagay. Na medyo mabigat. Kaya ako po yung naglinis na ng umaga, tapos yun po yung point na tanghali ko na nalinis yung sasakyan. Dalawang sasakyan ko yung nilinis ko. Tapos inano ko talaga yung isang sasakyan, tapos nakisuyo nga ako sa kanya. Na sa kanya yung pula, yung kay Papa Dins. Tapos di nagsabon kami, tag-isa. Nung masabunan, wala na, hindi na nasabunan. Kasi nag-alok na ako, kakain na daw, sabi ni Benjon. Wala na, kamain na. E di, si Bogie na lang nagtuloy nun. Hindi na, baka naman kasi gutom na. Ayun, pwede naman niya kaya. Pero kami, parehas lang naman eh. Yung dumating kami ng umaga. Tsaka pag dadating din ako ng umaga dyan, nagkakapi siya, nakabutan ko yung linsan, magsak yung basura eh. Inaalat ko sa aso o ano. Tapos nag-ano lang, yung, ako na naglinis, minsan naglinis mo muna bago ko sila kinato. Minsan si Mugi nagbubukas. Tapos naglilinis na kami, hindi pa siya sa loob eh. Ng kwarto. Hindi, siguro kaya hindi niya pa nasikaso yung basura kasi tulog pa sila. Pero gising na po si Mugi, binuksan na namin dito. Oo nga, pero baka hindi pa siya lumabas, hindi niya pa nakita nakakalat yung basura. Ay, maingi po ako pag nagising. Bugi. Saka po yung ano, hindi pa siya ano, aalis siya nang bigla, hindi nang papaalam. Parang maaalis bigla, hindi nang papaalam. Saan pumupunta? Uwi na po. Ay, ikaw, ngayon lang yan. Kasi ilang araw na ba, G, na ikaw ay nangupahan na? Meron tayo, nung nakuha natin pesto doon? Yung nangupahan? May ilang linggo na ba? Dalawa. Dalawang linggo. So, maalis siyang di nagpapaalam. Hindi, tika. Sa bagay, tama rin naman, no? Dapat, no, Jake, na sa mga kasamahan natin ay magpaalam kung halimbawa ang aalis na, uuwi na. Lalo pa nga't hindi naman kayo magkakasama bilang mga nagtatrabaho.
kundi magkakasama tayo rito bilang pamilya ang Puringan, no? Alam mga kid, kung muna ako, bala na kayo dyan. Sabi na lang kay kuya, yun ang ibig kong sabihin. Tsaka kuya niya, meron pa yung ano eh, nung kumakain kami. Mga sarap kasi yung ano eh, siyempre nandito kami kumakain. Yung tipo na nandiyan naman na dumaan kayo, o ikaw, o sino, yung alukin lang ba? Yung kain, ano kain. Pasensya ka na dyan, kay Renjia kasi. Tete, ano, paano nangyari? Ano, yeah, yung kakain ka, siyempre ikaw lang mag-isa doon sa lamesa eh. Si, yung ibig sabihin, tete, si, na, si Reggie kumakain do, dito sa kusina sa sa quarters nyo. Tapos, ano nangyari? Pumasok po ako dyan eh, tapos parang sumili po yata si ate doon sa may anong kibigan niya. Hindi niya inalok eh. Alam mo yun ba? Hindi niya inalok ng ano, kain, kain na ito eh. Mga ganun para ano lang. Ah, yung tinatawag na etiketa. Sign of respect. Etiketa na pagkalimbawa ng ano, kumakain ka, magyaya. Yan, na susundan mo naman siguro lahat, no? No, nung ano ng mga kapatid mo, no? Tapos, etiketa, tinutukoy ni Borno na tama rin naman, no? Matuto tayo magyaya kung sino yung dumating. Kung limbawa, nadatnan tayong kumakain. Okay, so, sa pagkakataon na yon, kaya dumating si, kumakain si Renji, dumating si ate ninyo, Mrs. The Business, hindi siya hindi nagyaya o nag-alok na ati kain po tayo. Ano po yan eh, hindi ko po alam kung sino po ang kasabay ko kumain. Siya po yung nasa gitna, si Dayata o si Dayata ako. Inalok namin si ate, te, kain te, kain po te. Paulit-ulit po natin niya, kain po te. Kasi sa pahit yung ganyang iskren, sisilip kami gagal kung sino nandyan po. Para siya, wala siya. Parang wala lang. Pero kayo ba ay nagsabi sa kanya na, Kuya Renji, pagkaganyan ay magyaya tayo na kumain. Nagawa niyo ba yun? Nagpaalala ba kayo sa kanya bilang, alam mo na, nagawa niyo ba? Minsan niya ako, nagpaparinig lang sa kanya. Oh, alisin niyo yung ganyan, yung mga parinig. Okay. Hindi yan makakatulong sa ating samahan. Yung mga parinig, pahaging, no? Hindi yan nakakabuti. At, ano pa, may gusto ka pang sabihin. Sinabihan ko naman po siya na no, pag-aalis niyo, papahayin siya. Ano sabi naman ni Reggie? Ano naman sabi niya? Sinabihan mong ganun? Hey, malilit daw eh. Ayun, sabi niya. Malilit na daw siya. Sabi ko kahit na sa konti lang kami yan na ano, oras yung bukas naman yung hindi, hindi, sa labas ka. Hindi, ganito, no? Pagka mga ganyang sitwasyon, na halimbawa meron kayong importanteng pupuntahan at hindi nyo na magawang magpaalam sa amin personal ni ate ninyo, walang masama na magbiling kayo sa kasamahan ninyo. No, na, bye-bye, alis na ako ha, baka magtanong si ate, kuya. Oh, sabi na lang bye ha, kasi may kailangan akong ano, puntahan, no? Ganun. Pasabi, pasabi, no? Pasabi, okay? So, isibugi, meron ka pa? Wala na, masigit. Kasi bugi, kayo magkasama riyan eh. Sa ano ako is, yun nga, nasabi ko rin sa kanya, nag-usap kasi kami sa ginit kanina. Kasi, ang tungkol saan? Ano yung sinabi mo sa kanya? Siguro medyo ano ka na kung kayaan. Yun nga po, yun ang nasabi ko yun. Nandito kami yun eh, sama-sama kasi kami. Ako lang dito sa loob, tsaka si ate. Sabi, yun nga, hindi nagtawag si Renji kay ate na kumain ba? Okay. Tapos? Tapos, yung iba naman, brother. Hindi, okay lang yan, okay lang yan. At ano yan, tawag nito. Ang ilagay nyo sa isip, puso nyo, kaya natin pinag-uusapan ito para maging planchado, maging maayos, ha? Yun lang po, may start pero walang finish. May start pero walang finish? Makakaiba yung bugs, ano ang ibig sabihin ng bugs? Yun nga po, halimbawa, nagbisa siyang mag-ginis-ginis. Sa may, pagkatapos niya yung natapos, sa, pagkatapos ng lilinis niya,
pwesto na. Cellphone. Asan yung walang finish doon eh? Natapos ka mo. Mm. Kumbaga hindi na siya tumulong doon sa hindi pa tapos gawin. Nag-upisa, hindi natapos. Mm. Ganyan nga na sinabi ko. Yung magandang kay... Ibig sabihin start without finish, inumpisa niya na pero hindi tinapos. Bawa, sinabod pero hindi nilawa na nun. Parang ganun. Parang may naalala mo niyan, Bob, siya sinasabi mo ng Musa. Yes, yung naglinis ng, yung inutusan, hindi ko lang alam kung sino utos sa kanya maglinis ng isda na tilapia. Sa tilapia. Ang sinagay. Naiwan dun eh, nakabuyang yang naiwan. Kasi ang pagkakaalam ko nun, may lakad tayo nun na alis tayo. Alam ko may, basta alis tayo nun. Iniwanan dun yung ano, may ikaw ba yung nagreklamo, Migay na? Bakit nasa, bakit yung ano dito, isda, iniwanan? Kasi siya ang naglinis nun eh. Hmm. Iniwan niya tapos. Doon sa lababo. Ah, ibig sabihin nakabuyang niya. Oo, hindi natapos. Hmm. O totally hindi natapos. Okay. Pero hindi natuloy ang alis niyo. Oo. Eh, kasi ang pakiramdam niya tanya ay... Magbablog na. Magbablog na. Gusto niya na sumama. Parang ganun ang dating. Na pumwisto na siya doon, ang ginawa niya rito, iniwan. Sini kaya ang nagtapos ng maglinis? Oh, ikaw ang nagtapos maglinis kasi naiwanan nga. Iniwanan, hindi tinapos. Kaya tama yung sinabi mo, Pogs. Finish. Starting without finish. Inutusan siya ni Ate Dada na tinanggal ng asam. Nalagyan na ng asin ni Ate Dada. Sabi niya, ano to? Sabi ko, Ate Dada, may bituka pa yun ah. Kasi ano eh, ang dami pa na ano, yung dugo niya lumatag. Tapos sabi ni Ate Dada, linisin mo nga yan doon mo, sabi niya sa akin. Pinalihin sa akin ulit ni Ate Dada. Tsaka isa pa yan, meron pa pala akong ano, pansin sa kanya. Tsensya ka na ha. Ano eh, yung kasi nangakablot ng kamera. Huh? Anong nangakablot ng kamera? Bigla niya inaagaw, tapos... Kasi niya eh. Ayun yung pagka... Wala man lang siya sa pasabi na... Pag may vlog. Saan, pagka nagbablog, kayo na yung bawa. May mga... Ang bawa, kung sino yung nakawag ng kamera, aagawin niya. Hindi lang sana ang sisenya siya na... Gaganon. Kasi kami pag... Kasi, pwede na, kami pwede na naman eh. Wala namang, kasi wala namang magbabawal kung gusto okay. Eh. Pero eh, ano ba? Hindi yung kuhanin mo kagad dun sa isang tao. Kaya yung hawak niya. Tapos, parang bastos kasi dati. Kung bibitawan o hindi, pakiramdaman mo. Pero hindi, mabibitawan na kasi nung gugulo yung kamera. Ganun eh. Yung tablet na agad. Gaya po ano, yung naglinis ko sa babae nila. Ano yung Marita po? Ano yan? Ano yan? Gaya po nung ano, sistema dun sa... Naglinis ko sa babae ko nila ng nanay Marita dati. Ano pa? Oo. Sabi ko kay Bok na ikaw, Bok, pasaw ko nitong kamera, ikaw ang nahawak. Ganun dapat sana eh. Okay, patungkol naman doon. Siguro yun yung mga pagkakataon, mga ka-business na, halimbawa, mayroon kami na ipinapakisuyo na, halimbawa, o ipakipuntahan nyo nga si ganito, i-vlog nyo, halimbawa, ipaghahanap siguro kay Bok. May mga ganyang pagkakataon. Okay, so... Ayun na mga ka-business, siyempre bigyan natin ng pagkakataon si Reggie na paliwanag no yung mga concern ng kanyang mga kapatid at Reggie paalala lang huwag mo siya nang isipin ha parang pinagkakaisahan kanila kasi ang totoo niyan nagulat din ako na kasunod-sunod na yung pagpaparating sa akin. At hindi naman ito mga sumbungero kasi. Si Ate Mingay, maaaring pa. Mabilis yan. Pero itong mga ano to, si Intoy, kaya Buknoy, kasi Bogey, hindi yan ano hangga't maaari na kaya i-handle ang sitwasyon, hindi yan magsusumbong kay Kuya, hindi yan magbabanggit kay Kuya. Paki-check nga yung camera natin kung ano ko yan. Okay, salamat. So, anong... Alam, ganito ha, may tanong ako sa Kuya Buknoy.
Nung bang nagsabi ka sa akin dyan sa bagay na yan patukoy kay Renji, sinabi mo rito sa kanila na magsasabi sa akin o may alam ba sila? O sarili mo lang yun? Basta po, yung nakita ko nga sa kanila, nabanggit ko rin sa mga kasama ko. Ano ba bang napupunan? Nabanggit mo sa kanila, yung napunan mo sa kanya, pero yung decision mo na iparating sa akin, alam ba nila? Hindi po. Basta, nagsabi na lang po ako sa iyo na, boss, mayroon akong napuna sa ganung ano kay Karen J, yung style ba? Style niya. Okay. So, yun na. Sarili mo yun. Oh. Kasi, ang iniiwasan kasi natin dito, baka mamaya dyan kasi, parang nagkausap-usap kayo, tapos sa isa-isang nagsumbong sa akin, hindi maganda. No? Kasi ang concern ko dito is, dapat, bago sa akin, kinausap nyo muna siya ng sarilinan. Bilang kapatid, alala muna sana. Tapos kung halimbawa walang nangyari, walang resulta, kaya nang binanggit ni Intoy, maraming beses ng... sino pa ba yun? Nagpaalala kay Renji? Ha? Oo, tapos hindi, parang hindi pinansin. That's the time na iparating nyo kay ate tsaka kay kuya para kausapin namin. At nagawa nyo yung inyong bahagi. No? So ngayon, G, alam kong malawak ang iyong pangunawa, no? At, si G, bigyan natin ng pagkakataon si Renji na ipaliwanag yung mga bagay na yun, bakit nangyari yung ganun. At, nasa inyo yun kung tama ba yung kanyang, ano, kanyang pagpapaliwanag. Basta ako nagpapaalala sa inyo, ha, maging mahinahon lang tayo. So yun, meron pa palang hindi nakapagsalita dito sa, ano, ikaw, Jun? Apo. O, anong namang, anong mo, nagsabi rin sa iyan, si Jun, business ka business. Okay. Tungkol din sa, ano, sinaing. Diba nga sinaing po, rin. Di ba nga po kami ang unang dumarating? Pagdating kasi namin, hindi pa luto yung sinaing. Siya nasa labas na nagsiselfone. Ano nangyayari? Lagi natututong yung kanin. So, teka muna, kasi ganito eh. Dalawa sila ni Boogie ang nandiyan. Naiiwan sa gabi, si Boogie kasi umaalis diyan kapag Sabado ng gabi. So, Linggo, wala si Boogie. Lunes naman ang umaga, nandiyan na si Boogie. So, Boogs, si Kuya saan Boogie, si Boogie nun? Dito po siya. Dito po kasi yan, Kuya. Dito po siya, Kuya, magugugas. Magkasikasa na siya rito. Dito po yan. Dito po siya. Okay, so ibig sabihin parang naka-assign kay Renji doon sa sinaing, si Boogie naman dito mag... Oh, anong ginagawa mo rito, Boogs? Na dinis-dinis ba, Boogs? Nang alin? Basho penggan. Mga pinagamitan ng gabi. Pag-sugas. Bakit hindi pa hinugasan ng gabi? Yung iba na, Boogs. Sabay, dinis-dinis din dito sa sala. Okay. Ano ba dyan? Tapos yung ano, yun nga, yung nalilinis sila Intoy, siya sa kwarto, na anuman ko na natutulog. Busy-busy si Intoy, kasi ito sila nag-vlog. Eh baka masama pakiramdam. Hindi sakit naman po. Hindi, paano mo nasabi? Kasi bumangon siya eh. Oo, bumangon naman siya eh. Mas kanta-kanta siya sa labas. Tapos, hindi pa tapos kasi ginagawa nun sa labas, siya nakatayo lang, nakikipag-usap kay Kuya Bans. Okay. So yun na wala na tayong nalagpasan. Lahat nakapagbigay na ng inyong magustong sabihin. Ngayon na, paunawa ano po, sa lahat ng mga viewers sa iyo, Renji, ay paglilinaw lang ito, ha? At para sa ano, para sa magandang samahan, no? At huwag sana maging negatibo ang bawat isa sa atin. Kaya nandito kami ni ate ninyo para ayusin, hindi para hindi magkaayos, ha? At tama na punahin ang dapat punahin. At siguro, ano ka na? Ibigay mo na yung side mo.
Unahin mo na yung dapat yung gusto mong unahin sa mga yan. May unang-una, pamingi ko ng sorry sa inyo lahat. Kung may papupulang mo na po. Umbe, ulit lang. Sorry. Ano mo na, pakinggan mo natin siya, no? Mamaya na yung ano riyan. Kasi mga ka-business, kung hindi namin ito papansinin ni ate, ka-business, Mrs. Ka-business, baka ma-misinterpret naman itong mga nagparating sa amin na binabaliwala namin yung kanilang ginawang pagpaparating sa amin. At saka bukod doon, ay mananatiling ganun, araw-araw, di ba? Araw-araw ganun. Meron silang hindi magandang pakiramdam kay Reggie. Tapos sa si Reggie naman, akala niya siguro ay everything is okay. Yung pala mayroon siyang napapabayaan at napupunan at napapansin ng kanyang mga kasama. Okay, go ahead. Okay. Pero sabi ko, pamalayin niyo lahat na ko, sorry kung may pagkukulang ako na sa malandang araw. Ayokong mga tinirang mo kay ate, mga tinirang. Ay, ganito lang. Ano ba talaga yung last kay Bruno? Dahil na nagpaalam, nakumoy bigla. Nagpaalam pa ako kay Kuya Bukumay yung time na yun. Isang beses po yung Kuya. Alam mo yung Kuya. Nagpasabi ka kay Kuya. Alala mo yung Kuya Loy? Oo, sabi niya, okay daw siya. Sabi ko nga, banggitin mo kay Kuya. Banggit. Kasi naman na kasi nagkita ko na Kuya mo. Hinahan ko si Yamat, Gatarwe, Badi. Tapos, napansin kong oras niya. Ay, kaya mo, ulit na pala. Yan pa ang nangyari na. Tapos yung... Kasi Bruno ko lang kung ano ko eh kasi... Pero ano, tawag niya ito, nabanggit mo naman kay Kuya Bugnoy. Okay, oo. Yung pangalan ko sa Bruno ko sa camera, hindi ko po hangad na humawak ng camera kahit kailan eh. Kasi anomali ko dyan. Siguro sa mga pagkakataong miscommunication ko yan, nangyayari mo na akala ko, inaabot sa akin, nakukuha ko, pero kaya po humawak ng camera ko yan eh. Yun siguro mga nangyayari sa kanyang pagkakataon. Dahil alam ko sa sarili, ayaw ko humawak ng camera ko yan, hindi ako sa sarili dyan. Yun lang po, sorry kung misinterpret o lahat. Kung anong pangyayari, kasi dito matandaan ko yan eh. The rest all ko ay... Hindi, iba yung ano, iba yung inabot sa kinuha, inablot to. Kasi nakaano siya yung nagsasalita ba? Nagsasalita na sa 3M yun eh, 3M. Tapos nakita ko lang na biglang ano, ayun po mga kasi, parang ano, biglang mo siyang kinuha na gusto mong ikaw ang magsalita. Tapos, ikaw ang maghahawak, sila magsasalita. Kumbaga, hindi kanila sinabihan na meron di pakihawak. Hindi niya inabot. Ibig sabihin, tinaas niya, nilayo sa mukha kasi malapit sa mukha yun. Tapos, nandyan ka. Nakuha ko sa kanila. Kinuha mo. Pero, dapat titingnan mo muna kung bibitawan mo hindi. Hindi naman nila binitawan. Hindi, nahatak na eh. Okay, so parang anong sino ba may hawak ng camera? Si Junjun. Ikaw anong bang ano? Yun nga po. Yun sa inablot ba o yun nga po kinuha niya na para bang kasi hawak ko pa yun eh nagsasalita pa tapos yun kinuha niya. Ayaw ko sanang bitawan ito kasi nga mas maano naman siya sa akin. Sorry Kuya Renzi ha. Dalawang beses po yan nangyari. So pakiramdam mo. Dalawang beses po yan nangyari Kuya Renzi. Sa ano di ba yung in-interview natin si Johnny. Okay. So ano ang sa pakiramdam mo nun, nung ano ang naisip mo, naramdaman mo nung ginawa ni Kuya Reggie yun? Kasi mahalaga yan, ha? Yan ang atin. Nung una, parang wala lang naman sa akin yung Kuya. Pero nung pangalawa na gano'n nga, parang nairita ako ba na nagsasalita pa kasi ako. Nabastos ba? Oo, yung parang gano'n. Okay. Sorry Kuya Reggie, ha? Okay. Yun. So, si Nika naman? Sa akin naman po yung nagbablank kami lang dalawa. Tapos siya yung nag-camera. Nung lumipat po kami ng pwesto, ako na may hawak na camera para ma-zoom in, zoom in yung angle. Okay. Kasi po parang boring yung steady lang na, tapos sobrang layo, hindi mo maririnig masyado yung audio. Yun, sabi ko, dapat sana hindi niya kinuha kasi nag-ano po kami ng angle na ng camera. Yun yung pangalaman niya.
Hindi lang pala, isang beses yan. Mm-hmm. Okay? So, ano naman ang naramdaman mo ron? Sa akin po, ano eh. Gaya din niya. Pero nabastos din. Kasi ganito yun eh, mga guests, makikiraan ano. So, pagka nagbablog kasi ang 3Ms, kagwangs kayo, ay merong designated na o merong particular na tao kung sino ang dapat mag-vlog, di ba? Tama, no? May naka-assign. Limbawa, Onika, ikaw ang mag-vlog ng ganito, ikaw nang bahala, patungkol sa ganyan yung vlog mo. No? Di ba? Madalas gano'n, no? Nagbibigay ako ng bilin. Ganon din naman sa inyo, di ba? So, siguro para maging malinaw sa lahat, no, G, ay pabayaan mo yung ano, pabayaan mo na lang siguro yung naka-assign na kung anong gusto niyong angle ng camera. Tapos kung halimbawa man talagang sa pagramdam mo ay talagang parang hindi tama yung ganung klaseng ano kuha. Magpasintabi siguro, no, mag ano muna, bumulong na mas maganda, next parang mas maganda doon banda ilagay yung camera. Hindi kaya ganito ang ano, para hindi din naman na ipagay niya na nakaramdam sila na para bang nabastos o buti na lang na pag-usapan para hindi na lumala, ano, John? Tsaka Nika, ha? Tsaka din ako mag-ulit. Oo, hindi na maulit ulit. So ganun, walang masama kung halimbawang may nap. Kasi kung gusto mong magmalasakit, eh ilagay rin natin sa tama. No, sa tamang paraan. Na huwag mong basta hagdutin yung camera, huwag mong basta baguhin yung angle na sa palagay mo ay yun ang maganda. Kasi mayroong naka-assign na magbablog sa pagkakataon na yun. No? Respeto, respeto. Okay? Okay, so go ahead, Jay. Sino pang gusto mong ano? Sa pangyayaring ganun, sorry. Sorry, Jay. Okay. Akala ko kasi sa kagustuhan kong makatulong at may tagahawak kayo. Pero tumutulong malapit siya, tumahawak ang camera niyo. Pero sorry na mali pala. Mali, sorry, sorry. I'm sorry, I'm sorry. Hindi naman ako ulit. Okay lang naman yan, kuya. Yung off-cam ba ng video, di siyempre, di naman lahat ang pangyayari. Ayun ang nangyayari sa vlog. I-off mo rin naman yung camera. Nabanggit mo ba? Nabanggit mo ba sa kanya na, kaya ba't ganun, ba't bigla mo naman yung nablot yung camera? Ganito, ganyan. Ayun ang medyo ano, ng mga kabisnes. At least dito, naging malinaw na nagkaroon ng kakulangan sa pag-uusap. Na yan ang madalas kong paalala sa lahat, na kapag ka meron pang disconforme sa iyong kasama, hindi kaya nakita, narinig, ay huwag kang papayag na hindi mo yan mabigyan ng linaw sa mapayapa, maayos na pakikipag-usap para hindi kinikimkim, no? Kasi kung hindi pa natin ito na isagawa yung ganitong pag-usap-usap, ay maaari, di ba, no, Jun, no, Nika, na tatagal, lipas ang mga araw, ay nandudoon pa rin, tsaka sa isip mo, no? Yung sana ay naging maayos na yan. So, tsaka baka maulit pa ulit mo yan, pag ganito na pag-usapan. Huwag mo na ulitin kasi pag-usapan natin, malaki yung tawa nito. Di tsaka Kuya Renji, di ba, pag nagbablog kami, pag may mga time talaga na binibigay natin sa iyo yung camera. Nagsisenyas kami na. Hindi, Kuya, paso yun. Kaya siguro nakasanayan ko rin tumutulong sa inyo. Sorry, sorry. Agree ba kayo doon sa kanyang ano, nakasanayan daw? Siguro. Ha? Hindi, ano yun, maging honest kayo para clear. Walang agam-agam, walang reservasyon. Hindi po pwede dito sa ating samahan bilang ang turingan natin ay pamilya na merong kinikimkim, may agam-agam, merong reservasyon, no? Hindi ko pinapayagan yun.
ayusin natin lahat. Mag-ano kayo? Maging open sa isa't isa hanggang sa maging maayos ang lahat. Kumbaga sa tubig ay maging malinaw na. Tumining na, no? Nawala na yung pagkalabo. Oh, go ahead, John, kung may ano, huwag yung ano, hindi sigurado ba? Hindi, sa akin okay lang naman yun, kuya, kasi siguro paraano lang siya, yun bang hindi siguro pa siya sanay. Kasi bago pa lang din naman po si Kuya Renji. Hindi na lang po siguro pa alam. Kao, Nika?